Isang magandang tanghali sa ating lahat mga kayos. Itong video na ito ay kumbaga sundot lang po ito doon sa DIY ko na ginawa tungkol sa spool holder. Okay po ba? Yan. Ipapakita po ito para po yung mga wala pa pong idea tungkol sa wood arts. Yan. Alam ko marami sa inyo na nakapanood ng video ito na mas magaling o marunong. Ika nga. Perfect sa paggawa ng mga wood arts. So ngayon, spool holder po ang ating pag-uusapan. Gaya ng unang video ginawa ko, gumawa ako ito. Itong ano siya, na wala pa siyang, hindi pa siya magkadikit at ito yung nasa likod niya. Ayun o, taas na isa. Ito. Ito yung nasa likod niya. So, anong nangyari? Medyo blurred ang ating video. Ayan. So, anong nangyari? Nung ginawa ko, masyado siyang malaki. Kaya yung bawat spool dito masyado siyang maluwag. Ito po yung sukat niya. Ito po kasi yun. Yan. Ito kasi yung unang nakuha kong sukat. Yan. Dahil nga po, sa sobrang laki niya, maluwag sa bawat spool. Yan. Napakita ko lang ha. Ibabalik ito sa umpisa. Yan, lalagyan natin ng spaghetti tube para niya sa so ayan po mga kayos, kung napapansin napakalaki pa ng space niya. Ayan, ang laki. Ayan, pinatin yan, lagpas siya, so mali. So kumbaga try out ko ito nung una. So ito na ngayon ang ginawa ko, nag improvise ako ulit, tumesting ako, so ganito na yung kinalabasan. So ang punto ko ngayon, ipapakita kung paano ko ito na gawa itong ganitong molde. So, unang-una, kumuha ako ng sukat. Ito muna ang sinukat ko, mga kaayos. Wala pa to siya, kumbaga plain pa lang yan siya. Ito, wala pa siyang butas, plain lang siya nakahoy. Yan, mga ganyan ang sukat. So, siyempre, para, ito, medyo sira yung ating metro. Ayan, dito natin mag-umpisa sa 10. Ayan, kumbaga ito yung magiging 1. Ayan. Sinukat ko, nasa ano siya, 7 cm. Centimeter ba yan? Centimeter. Ayan. Kung ito, ano lang to? 5.5. Ayan. Ito lang pong ano ko. So, ang ginawa ko, sumukat ako ng 5.5. Itatanong nyo, saan ako kumuha ng sukat na ganito? Ang sukat na pinagawaan ko ay ang gusto ko lang. Kung anong sukat ang gusto ko. Kasi wala namang problema yan kasi coil lang naman ang tatawid yan dito. Ayan. Pag halimbawa mag-turns na tayo, coil lang yan ang tatawid. Kaya walang problema yan kahit pahabaan nyo. Basta pagka i-turn na ninyo sa ating dito, ating tawag dito, rewinder, at ilalagay nyo na dito sa ating iron core o base metal, maligpit siya na maayos para hindi siya makalat. Pero so, ang siyempre gusto natin yung malinis, quality. So, ang ginawa ko, nilitan ko lang siya. Then, nag-iingat lang ako sa bawat pag-turn. Ayan. So, pag-rewind. Pero, swak na to mga kayos. Perfect na to para sa akin. Kumaga, sa isang, ano lang to, sa isang base, iron core. To 14mm. Ayan po, mga kayos. Ito pa ginagamit ko, 14mm po ang ating iron core. O base metal. Stator. Ayan. So, yun nga. Sumuka tayo ng 5.5. Okay. So, susukat tayo ngayon dito ng 5.5. So, 5.5 natin. Basta ito, DIY lang to, no? DIY lang to. Okay. Ayan, DIY. So, isi-shoutout ko lang yung ating mga masugid na taga-suporta. Ito siya. Ayan. Ayan siya. At 5.5. Saan ba yun? Sorry. Nalimutan ko. Okay, 5.5. Nasa 10 pala ako nag-umpisa. Ayan. Ay, dito pahaba tayo. Pahaba. Pahaba tayo para mas marami. Ayan. 5.5. Kasi nag-umpisa tayo sa 10. 5.5. Kung okay naman yung metro nyo, ito kasi hindi na siya accurate kasi nga may sira na siya. Kasi nag-umpisa na natin sa 10.
Kumbaga, in-magic na natin nasa 1 yan. Ayan. So, syempre, kailangan natin ng roller. So, wala tayong roller. Ito na lang. So, ito mga kaayos, malaking tulong to pag sa paggawa natin ng washing machine. Malaking tulong to. Napakadali po nito i-twist. Gawa ng malaki siya. At pwede rin siya nating i-impact, no? At sa, may ganito rin ako maliit para pang electric pan. Yung pang ano, napakati, maganda gamitin. Kaya isa, sa dangkal ko to ha. Ay, may metro pala eh. Mamito rin natin kung anong haba itong ginagamit ko para sa washing. So, ayan po. 43 centimeter po ang ginagamit natin. Pangbuklas po sa pangbuklas po ng blade doon sa washing machine natin. So, ayun nga, ito. Ayun. Ayun. Halimbawa lang natin 'to mga guys na ito 'yung kahoy. Kasi ang ginamit ko lang na talaga kahoy, 'yung bakod ko kasi wala ko ibang mahanap na kahoy. Ginawa ko, tinanggalan ko ng isang bakod dahil pumangit na 'yung bakod ko, tinanggal ko na lahat. So, ayun na. So, bisabi ngayon kumuha tayo ng 5.5. So, kwadrado, 5.5 din siya dito sa bila. Cross. Okay. So, sukat ulit tayo ng 5.5. Ayan. 5.5. So, mga kaayos, kung may maganda kahoy kayo, huwag naman yung masyadong mamahaling kahoy kasi matigas yun. Kasi tulad ng gagawa tayo ng design. Ayan. Eh, kung kompleto naman kasi tools, walang problema yun. Ayan. Ang magandang panggamit siguro, kung meron man siguro, yung pangbutas ng doorknob. Ayan. Kung may kasukat kayo noon, mas madali yun, yung doorknob. Pangbukas ng doorknob. So, ayan. So, halimbawa lang to, mga kaayos. Ayan. Ayan. So, halimbawa lang yan, ha. So, ngayon, ang ginawa ko, mga kaayos, kasi plain pa to siya, parang wala pang ano, wala pang design. Ito pa lang. So, ginawa ko, yung sukat natin sa iron core, dito po, para po makuha natin yung gusto nating lapad o bilog ng iron core. Ayan, siguro man, ito na yung magandang ikot ng iron core natin. Ayan, hindi na yan masyado malaki at hindi na rin yan masyado maluwag. Pag itupin natin siya, nasa loob lang din siya. Ayan. Okay. So, halimbawa lang, ito yung tulad ng previous video na ginawa natin. Ito na po yun. So, ang ginawa ko, yun nga, hinati natin, di ba, mga kaayos? Hinati natin siya. So, okay na, pasa to, pack. Di ba yan? So, yun na, nagkaroon tayo ng sukat. Ayan. Nagkaroon tayo ng itong design kasi, ang ginawa ko, yung sukat dito, yun nga yun, yung sa iron core. Ano mo, ginuhit ko na dito. Ayan. Siyempre, kailangan yung igit na, ayan. Igit na natin yan, igit na. Ayan, igit na natin siya, di ba? So, ang tanong ngayon, paano ko nakuha sa gitna? Siyempre, susukatin natin ang ating kahoy. Ayan, so ayan. 5.5. So, mahina ako sa math, pasensya na. Mas maganda kung may caliper, no? So, 5.5, 27, plus 25. Ay, so yung 5, hatiin natin as 2.5. So, pagpalagay na lang natin nasa ano siya. 2.75. Dito, pagpalagay natin yan, ito yung gitna. So, hindi ko alam kung ano talaga isak mo ano kasi mahina tayo sa math eh. Ayan, so pagpalagay lang natin. Ayun, ito. So, siyempre, ang gagawin natin, guguhin at guguhitan natin yan. Store ba ito? Ayan. Guguhitan natin siya. Ganun din dito. Ayan. Basta ito, pinapakita ko ng mga kaayos ang kung paano ko siya ginawa. Ayan, din guguhitin sa gitna. Ayan.
Pa-cross po natin para makuha po natin yung magandang angulo. Angulo talaga. So, ayan na, ayan. Pwede ba yung maayos? Yun na yun. So, yung bilog natin, na nakuha natin, yung tulad na sinabi ko na pinagtupi-tupi natin. No, ito. Binalik rin pala. Akala ko tapo na. Ayan. So, ibig sabihin, ito ating one side. Ito po mga kaayos. Ayan. So, igigit na po natin yan. So, basic na basic lang ito mga kaayos ha. Hindi ako professional pagdating sa mga gawa mga kahoy. Pero kahit pa paano naman eh, may makuha nang tayong technique or idea sa paggawa ng spool natin. Ayan. Alam ko may mas marami pa dyan na napaka-veterano pagdating sa ganitong gawa. Oh, ayan. Uy, sorry. Sorry, tinamaan. Tinamaan ang ating iron camera. Ayan. So, igikita din natin siya. Ayan, nagitna na natin. Ayan. Also, yung mga ayos, nakaguhit na tayo ng ano, panggitna niya. Ayan, syempre, basta mga kaayos, napakadali lang pag halimbawa may caliper tayong ginagamit. Ayan, kasi may caliper ako, hiniram, o may caliper sila, di ko nahiram. Parang ganun. Okay, ayan. So, dito kabilang side, ganun din. Kukuha tayo ng pinakagitna. Ayan. Kahit sabihin natin matagal yan mga kaayos, napakasulit naman pag magawa natin yung ating gustong magawa. Dun sa kabila. Kasi ako wala naman talaga ako pang mga gamit sa pag mga DIY kasi nga nasa pag-rewind lang tayo. Ano mga pinupundar ko yung mga pang materyales sa pag-rewind. So, ito na. So, ngayon ang tanong kung paano ko hinurma to. Hinurma tong ito. So wala pang butas yung mga kaayos ha. Huwag mo natin butasan. Unahin mo natin paggawa. So ang ginawa ko halimbawa ito gin-rinder ko muna. Ito, gin-rind ko yan. Ayan. Siyempre, huwag nyong ubusin. Ayan. Siyempre, hahatiin nyo yan kung nakadepende sa kapal na gagamitin nyo. Tulad to sa akin. Ayan, tama naman. Ito, ang kapal ng aking kahoy is 1 cm. Ayan, 1 cm po yan. Yun po yun, ang kapal ng aking kahoy dito. Kasi, may sabi, 1 cm. Kung saan naman 1 cm yung gagamitin nyo. Ayan. Guguhitan nyo naman yan dito. Ayan. Tapos, iga-grind. Kung pwede naman lagari, o lagari bakal. Kasi ang ginamit yung grinder, kasi mas madali yun at malinis yung linis niya, malinis yung kain niya. Kaysa pag ilagari natin yan, magliliha pa tayo ng ano, kailangan natin is... Okay, so, ang ginawa ko, din-trend ko siya, ganyan. Hindi ko muna masyadong ibinanong gusto kasi inunti-unti ko lang. Tapos, grind din ako dito, ganyan. Ganyan ako, para hindi siya lalagpas. Kasi pag lalagpas yan dito, pag mag-re-rewind tayo, kakainin yung coil. So, yun, problema naman yun, umpisa ka naman. So, mas maigi pang dito ka, dumare-diretso ka dito sa pag-grind, ganyan. Dito ka mag-grind. Huwag lang dito isagad ng gusto. Dito lang. Tapos, yun. Pag halimbawa, nakuha nyo na yung magandang grind nyo. Dito, nag-grind nyo na maayos. Tapos dito, okay na. Siyempre, lilinisin nyo na yun. Iga-grind na rin siya. Ang gamit ko na grinder is 4. Then, 4 din yun na bala. Yung pang-cutting kasi mas makinis yun. No? Then, so okay na to, nag-grind na natin. Last time sa kahoy na to, nag-grind na natin. Nag-grind natin na hanggang kalahati. Ito yung guhit, hanggang dito. Nag-grind natin mula dito, pag ganun. Back. Grind dito dito. Tapos, sungkitin mo na lang yan para mas safe na hindi tatamaan dito sa gitna. Ayan. So, ang discarte ko naman, ito, kung ano yun nyo, hindi naman talaga bilog yan. Binumasan ko na yung bawat gilid. Ito. Ayan. Nilinis ko rin yan. Ayan.
Ito. O, yun yung kalabasan ng aking spool. Okay. So, pagkatapos nun, ang ginamitan ko siya ng grinder, barena, 5mm. 5mm muna ginamit ko. Binutas ko dito sa gitna. Hindi ko siya, wag nyo biglayan pagbutas kasi baka magkatuklap-tuklap. Tandaan, alalay lang yung mabilis yung barena mo. Tapos unti-unti lang yung baon para makinis tulad na, makinis sa loob yan, no? Yan, kasi hindi ko siya binibigla. Actually, di ko pa napaganda to eh. Di ko pa nalinis yun ng gusto kasi wala akong time. Diba, nung nagtetest na rin tayo. Ibang kaalaman naman yun. So, yun. Okay na to, malinis na. So, ang kasunod naman, nagtatanong, boss, kung ano ang laki ng butas sa gitna. Okay. So, ang butas po na dyan sa gitna, nakatepende po yan dito sa ating shafting, sa ating rewinder. Ito po. Kailangan po, yung butas dito, mas maluwag sa dito. Para pagtanggal, pasok ng ating spool, hindi po siya, hindi po tayo mahirapan. Okay. Ayan. So, ito yung butas. Ayan. Then, pag halimbawa nabutasan na nyo ng 5mm, kung ano yung sukat ng ating shafting, kailangan gamitin natin drill bit na mas malaki siya ng konti. Dito para maluwag po siyang ipasok. Ayan po, tulad yan. And then, huwag nyo kalimutan lagyan ng ganito. Kasi dito po nadaan yung ating mga masking tape. Para pag ikot ng coil, nakasalo siya dito. So, yun. Wala ako dito. Napunta na ako dito. Ayan. So, maganda naman yung kinalabasan. Basta yun po mga kaayos, no? Mag-umpisa sa sukat. So, para... Sige, get na lang. Para hindi kayo na mahirapan, bibigyan ko kayo ng dimension. Okay. Ayan. Ang ating pong pinaka-cover niya, stopper niya, is 5.5. Ito. Then, yung ating pong gitna na pagkakabitan ng spool, ay, ilan yan? Kaya na po, bahala kung ilan yan. Ayan. Okay. Kaya na po, bahala. Ayan po ang ating sukat. Then, sa gitna po, itong ating butas is 1.2 centimeter. Ayan. 1.2 po yan. Centimeter. So, kayo na bahala mga kayos kung anong discarte pa ninyo. Basta, yun. Sana magkaroon kayo ng idea. Halimbawa, kung gumawa tayo ng spool, ganito pa ang discarte natin. Halimbawa, ito po yun mga kayos at ito yung dulo. So, ito yun. Ayan. Halimbawa lang po yan. Wala po. Sana wag po. Huwag po sana i-bash. I-bash. Yan. Ito po yan, di ba, mga kayos? Yan. Yan. So, ang discard natin gagawin dyan, mga kayos, para hindi tayo mahirapan magtanggal ng spool. Ang design dyan, ito yung ating nguso. Ito yun. Ayan. Hindi po natin siya i-plat. Kailang parang pa-vertical natin siya ng konti. Ayan. Ay, pa-horizontal pala, sorry. Yan, paangat. Ang tawag dyan. Basta paangat siya ng konti. Basta huwag naman masyadong ganito kasi pangit naman. Yung kaunti lang. Dito. Ayan. Kailan po siya nakaganong siya ng konti. Paangat. Ayan. Tapos ito naman po, yung kanto. Ito, kung ikakanto nyo lang ganyan, sasabit po dito ang ating mga coil. Kailan po, ang sa taas po yan, nakaganong po ng konti. Ayan. Ayan, mga kayos. Ayan. Para kung sakaling yung coil natin nandito sa gilid, hindi po sasabit sa kanto dahil dudulas na siya dito. Ayan. Mag-slide siya dyan. Okay? Ganon din dito para pagtanggal. Pag hawi natin sa mga coil, mag-slide lang din siya. So, mahilig tayo sa slide-slide. Yun lang, no? So, please, kung approve mo kayo dito sa aking binigay na tips, i-like po ninyo aking mga video. Then, yung mga bago lang po na nakapanood, subscribe nyo para mas para ma-update kayo sa mga i-upload ko ng mga video tungkol sa pag-rewind ng motor lalo pat nandito na tayo sa climax. Ika nga.